So what's the point in all of this when you will never change? The days have passed, the weather's changed. Should I be... Hi mga kalamats! Welcome po sa aming YouTube channel, Ang Alamats. Aming iba silang advice, music, anime, travel, and stories. Kung nasa taon ka ng mid-2000s, karamihan ng mga pormahan ng tao ay mahahaba ang mga bangs, may maitim na eyeliner, may mga hikaw sa tenga o sa bibig, at madalas nakasuot ng itim dahil sa pag-uso ng emo. Dahil sa kanila, ay mas nakilala ang emo music sa kantang Will You Ever Learn. Sila ang bandang akalain mong foreign band na kumanta, pero Pinoy pala. Sila ang bandang typecast. Paano nga ba sila nagsimulang makilala sa mainstream? At ano nga ba ang nangyari sa pagtanggal ng kanilang drummer? Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ay huwag mo kalimutang i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell bilang pagsuporta sa aming channel. Ang bandang typecast ay isang Filipino alternative rock band na nabuo sa Laguna. Nabuo ang typecast ng taong 1999 noong high school sa pangunguna ni Steve Frank Bajola na vocalist ng banda, Ryan Ronquillo sa bass, at ka-schoolmate nitong si Melvin Makatiyang na drummer. Nagsimula muna sila tumugtog sa mga band events sa school at kalaunan ay napasali sila sa mga underground scene sa Laguna kung saan dito nga sila nagsimula. Typecast ang naging pangalan ng banda dahil nagustuhan ni Steve ang kantang Typecast Modulator na Snapcase at dito nga ay hinango ang pangalan ng banda. Naging matunog ang pangalan nila sa underground hanggang sa nakapag-produce sila ng kauna-unahang extended play na Last Time noong 2002. Kasama sa album na ito ang kantang Last Time. Nang taon din yun, umalis si Ryan Ronquillo at agad naman pumalit si Chi Resurrection sa bass. Dahil sa unti-unti na rin dumadami ang fanbase ng banda, nag-guest sila sa UNTV na Indaro at napapatugtog na din ang kanilang kanta sa NU 107. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar upang tumugtog para ipromote ang kanilang EP hanggang sa napansin ito ni Raymond Marasigan na drummer ng Eraserheads. Taong 2004, sa tulong ni Raymond Marasigan, nakapag-produce sila ng full-length album na The Infatuation Is Always There bilang kauna-unahang album ng banda. Kabilang sa album na ito, ang mga kantang The Infatuation Is Always There, Another Minute Until 10, at Last Time, na binubuo ng 12 songs. Mas unti-unting nakilala ang pangalan ng banda dahil napapatugtog na sa mga radyo ang kanilang kanta. 2005, nung ipasok nila si Pacoy Flechero sa guitars bilang pang-apat na miyembro ng banda, kakilala na ng banda si Pacoy nung nasa underground scene pa sila at noong nasa bandang unheard pa ito dahil sa sobrang busy at kailangan kumayod. Nawala ito sa dati niyang banda hanggang sa sumali ito sa mga show bands. At di kalaunan ay niyaya ng mga typecast members si Pacoy kung gusto nitong maging gitarista ng banda nila. Doon na nga nila napapayag na maging official member ng banda si Pacoy. Ayon kay Steve, nagdagdag sila ng miyembro dahil madalas daw siyang nalalasing at nagkakalat minsan sa kanilang tugtugan. Kaya naging pabor na rin sa mga kabanda kung magdagdag sila ng miyembro. Ito ang nakakatawang sagot ni Steve sa kanyang interview. 2006, nung gawin na nila ang kalawang album sa Studio 101 sa Malaysia na pinamagatang Every Mouse and Cobweb. Itong album na ito ang nagbigay daan sa banda na makilala sa mainstream. Medyo nag-iba na din yung transition ng songwriting nila sa album na ito mula sa malagriti na tugtog hanggang sa naging emo ang tugtugan. Nandito ang mga sumikat nilang kanta na The Boston Drama, at Will You Ever Learn? Na naging pambansang emo song ng Pinas. Naging 2007 Song of the Year ang kantang ito sa NU 107 Rock Awards. Ang album nilang ito ay nailabas ng mas marami pang kopya sa tulong ng Warner Music Philippines. Sa pagsikat ng banda,
namulat ang ibang tao na makilala ang ibang mga banda na may kapareha silang genre. Nakakumpara pa nga ang boses ni Steve na may kahawig sa boses ng vocalist ng Dashboard Confessional na si Chris Caraba. Nakilala din sila bilang isa sa mga influential rock bands ayon sa magmove.com na gumagawa ng mga online magazines sa Singapore at Malaysia. 2011, nung maglabas na sila ng ikatlong album na How Your Influence Betrays You. Sa album na ito, sumikat ang kanilang kantang Reverence Daughter. Ito ang pinakamaraming songs ng banda na umabot ng 16. March 2013, nung gumawa si Steve ng tribute song para kay Carl Roy na kinanta ni Ian Rondilla sa kantang Mist. Isang taon ang lumipas, 2014, naglabas ang typecast ng kanilang pangalawang extended play na Words Hits Heavy na naglalaman ng apat na kanta. Apare sa taon, nagulat ang lahat ng fans ng typecast nung mag-announce ang banda sa kanilang FB page at tinanggal na nga si Melvin sa banda. Ang dahilan nito ay dahil sa naging problema nito sa kanyang ex-wife. Masakit man na desisyon nito, kailangan nilang gawin ito para sa kapakanan ng banda. Maraming fans ang nanghinayang sa pagkawala ni Melvin. 2015, tumakapili na sila ng drummer at doon na nga nila ipinasok si Sep Ronyo sa drums. Si Sep ay galing sa bandang Aurora na nanggaling din sa underground at isa sila Steve sa tagahanga ng banda kaya kinuha nila ito. Isang taon na lumipas, 2016, nung maglabas sila ng compilation album nila sa Checkpoint Bar sa Paranaque, na Sweet 16, bilang pagunita sa 16 years anniversary ng banda. Kasunod na taon, 2017, ay naglabas ulit sila ng bagong compilation album na Campfire Session. 2019 naman, naglabas ng kauna-unahang single na Tagalog song ang typecast sa kantang Mulat ng Mata. Naka-upload ito sa mga Spotify, YouTube, Apple at Deezer. Itong pandemic lang, dahil sa kawalan ng mga live shows at gig, naisipan ni Steve na magturo sa mga nais matuto ng music production dahil may alam siya dito. Ito ang naging source of income niya habang nasa bahay lang. November 2021, umalat ang balita na naaksidente si Steve ng isang kotse habang nagbibisikleta ito sa daan. Maraming mga tao ang nagpaabot ng tulong at dasal kay Steve. At sa kabutihang palad ay magaling na siya ngayon. Ang simbolong crow na logo ng typecast ay nakuha nila sa ginawang merch ni Nico Tomatic bilang collaboration sa kauna-unahang merch ng banda. Noong unang makita nila ay logo, talagang naastigan sila dito. Kaya mula noon, ito na ang naging simbolo ng banda. Sa kasalukuyan, ay kabi-kabila pa rin ang mga events ng banda, maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Umukit na sa kasaysayan ang kantang Will You Ever Learn? Kahit sinong millennials, pag mga kantahang emo, yung kanta na yan ang unang maririnig mo sa listahan. Banda ay mayroon ng 3 studio albums, 2 extended play, 2 compilation albums, 1 award, at 11 music videos. Ikaw Kalamats, anong kanta ng typecast ang pinakapaborito mo? Anong karanasan ng pagkabata mo kung naaalala mo nung uso pa ang emo? Share mo naman dyan sa ibaba at pupusuan natin yan. Muli, hanggang sa susunod na video, mga kaalamats.